Bago po natin papapasukin ang ating mga matang agila patrollers, papapasukin muna natin ang magiting na acting chief of police ng Victoria Municipal Police Station dyan sa lalawigan ng Tarlac, walang iba kundi si Police Major Randy Gomez. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, ayan, Sir Jude, at ating po mga taga-subaybay sa inyong himpilan. Apo. Sir, tayo po ay live na napapakinggan sa radio DWAY 1332 Central Luzon, at the same time po live po tayong napapanood sa live streaming dito po sa DWAY at Matang Agila Publication News Online na, sir. Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, sa mga nandyan po sa station. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po for inviting me in this Zoom interview. Apo. Magandang hapon po. Thank you very much po. Sir, kami po ay hihingi lamang ng mga updates dyan po sa bayan ng Victoria, dahil alam naman natin ang bayan ng Victoria po ay boundary po ng Nueva Ecija. Kumusta na po ang Victoria, sir? Yes, magandang hapon po muli. As of now po, ang bayan ng Victoria ay nananatiling peaceful. Bagamat po ito ay mga nasa boundary ng probinsya ng Nueva Ecija. As of now po, nitong nakaraang linggo, and as of now, wala po kaming naitatalang tinatawag po natin ng mga focus crime, na tinatawag po natin na murder, homicide, opo, physical injury, rape, theft and robbery. Wow, napakagandang balita yan, sir. Ilang barangay ho ba ang Victoria, sir? Ang bayan po ng Victoria ay meron lamang pong 26 barangay, sir. Meron po kami 26 barangay po. Apo. Simula nung nag-assume kayo dyan, sir, bilang acting chief of police, ilang barangay na ho as of today ang na-declare na ng PDEA na barangay drug cleared, sir? Yes, sir. Mula po ako ina-assume dito, meron na po kaming 14 drug cleared barangay po. At yung remaining po namin na 10 pa ho, under processing pa po ngayon for approval. Apo. Po ng PDEA po. Apo. Kumusta naman po yung suporta ng ating mga barangay officials pagdating po sa kampanya laban sa illegal na druga, itong tinatawag nating barangay drug clearing, sir? Yes po, ang mga barangay naman po dito sa bayan ng Victoria ay very cooperative at napaka-active po sila sa pag-participate. Apo. Tinatawag natin na barangay drug clearing. Lahat naman po sila ay gumagalaw. At patuloy din po na nakikipag-ugnayan sa kanila at sa amin, ang aming provincial PDEA. Apo. Para po sa mabilis na ika-drug clear po nitong bayan po ng Victoria. Apo. At tayo po ay umaasa, sir, na bago magtapos ang taong 2021 ay tuluyan nang madeklara ang bayan ng Victoria bilang drug cleared municipality. Hopefully, sir, at yan naman po ay target po natin. Sapagkat ito po, mula nang mag-assume po ang ating mahal na presidente, ay nationwide ito po yung kanyang project. Apo. At ang lahat naman po ng government agencies ay nagtutulong-tulong. Ang ating po mga LGU, ang ating sabihin na natin, all branches of government po ay nagtutulong-tulong. Apo. Sa pagsawata o pag-drug clear. Apo. Dito po sa ating bansa. At ganoon din po kami dito sa bayan ng Victoria. Dire-diretso lang po kami hanggang sa makamit po namin yung ma-drug clear lahat po ng barangay po dito. Apo. Pagdating naman po sa ibang aspeto na sa police operation, itong tinatawag nating IMPO, sir. Opo, itong mga concerned citizen dito po sa bayan ng Victoria. Apo.
at ang ating mga barangay, including barangay Tanod po, ay aktibo naman po sa pakikipag-participate, sa pagbibigay ng information regarding sa mga lawless elements at sa mga would-be lawless elements at sa pagbibigay ng information tungkol sa mga involved sa illegal drugs sa kanilang mga barangay. Yun nga po, katulad nung sinabi ko kanina, sila po ay napaka very cooperative at sa pagbibigay ng informasyon para po at bibilis na madrug clear yung kanilang mga barangay. Apo, pagdating po sa ibang programa po ng ating mga kapulisan, sir, ano-ano pa yung ginagawa natin dyan sa bayan ng Victoria? Yes, kaya po masasabi namin, napapanatili po namin dito ang peace and order ay patuloy po, dire-diretso po yung sinasagawa naming mga tinatawag na EMPO activities. Apo. Ito po yung mga intervention. Apo. Para po makamit magkaroon ng crime prevention na tinatawag natin. Apo. Yung aming tinatawag pa rin na proactive measures. Sa ating pong mga pagsasagawa ng mga police presence, mga plansita, mga checkpoint po, business establishment, barangay visitation, then yung pong tinatawag namin na control point. Meron po kami ritong tatlong control point. Meron po isang regional na nakabase po dito sa exit po ng aming tiplex sa barangay Bakulong. Apo. Ang isa po ay dito sa boundary po ng Likab, dito sa barangay Mangulago. Apo. At ang isa pong control point namin ay dito sa barangay Masalasa. Located naman po ito sa boundary po ng Ginba, Nueva Ecija. Apo. Alam naman natin na ang bayan ng Victoria, sir, ay napakarami hong mga entry exit na papunta sa iba't ibang bayan ng Karatig lalawigan itong Nueva Ecija, sir. Yes po, sapagkat nga po kami ay nasa mga boundary po, boundary ng Nueva Ecija at masasabi naming regional din at national na din dapat dahil daanan po yung aming exit dito, T-Plex exit. Opo. Na mula sa iba't ibang lalawigan at maging galing po sa ating NCR, yung mga sasakyan. At dito po ay, dito sila dumadaan patungo po sa norte. Opo. At pagdating po sa mga checkpoint natin, sir, mahigpit pa rin ba ang ginagawa natin na pagpasok ng mga hindi taga Victoria o galing sa ibang lugar, sir? Yes po, kung ano po yung guidelines ng ating national ATF. Opo. Ay ganun din po ang ipinatutupad dito sa bayan ng Victoria na kung saan po lahat po ng mga pumapasok dito. Opo. At hindi naman sila APOR or tinatawag natin na authorized person outside residence. Opo. Ay mangangailangan po ng tinatawag natin na travel authority. Malaki po nun yung kanilang health certificate. Opo. Para masiguro po natin na yung paglabas po nila sa kanilang pinanggalingan at pagpasok po dito sa bayan ng Victoria ay safe at nakasunod tayo sa mga panuntunan ng National Interagency Task Force. Opo. At pagdating naman po sa pagpapatupad natin ng pagsusuot ng face mask at ito nga, pulis po ang mga nagbabantay dito, nagpapatupad dito. Diyan po sa bayan ng Victoria, sir, kumusta naman po? Yes po, marami po rito may tinatawag po tayong mga executive order from province. Opo. Meron po tayong mga national guidelines from NITF. At meron din pong mga barangay ordinances. Opo. So, napakarami po talagang mga guidelines and ordinances regarding po rito sa hindi pagsusuot ng face mask at tinatawag nating social distancing. Opo, opo. Sa mga establishment po ay ipinatutupad po namin ng mahigpit. Pinagbabawal namin na hindi dapat kaligtaan or dapat isuot ang kanilang face mask at ang kanilang face shield. Apo, apo. Ganun din po ang social distancing. Apo. Sa mga gathering. Apo. Or sa mga matataong lugar upang mapanatili po natin na yung tinatawag nating standard health
protocol. Ganun din po na pinatutupad namin dito na mahigpit dito sa bayan ng Victoria yung curfew hours. Mm-hmm. Na kung saan po from 9 PM to 5 AM. Opo. Kapag hindi lang rin po essential ang kanilang lakad o ang lakad ng mga lumalabas ng kanilang bahay. Opo. Ay talaga pong hinuhuli po namin sila. Mm-hmm. Inuhuli po namin sila, dinadala dito sa station. Opo. At kinakasuhan po namin kung kinakailangan. Opo. Marami rin na rin po kaming napaila ng kaso. Opo. At na-file natin po sa court na ngayon inihiringan po nila ito. Kaya po yung mga nagnanais po na pumunta dito sa bayan ng Victoria, ensure lang po natin na masunod po natin yung mga panuntunan ng IATF. Opo. At nung mga standard health protocol para po kayo ay hindi mahuli o makasuhan. Opo. Pagdating naman po sa palengke, sir, paano po natin namumonitor yung social distancing na pinapatupad? Yes po. Naipapatupad po namin yan sa pamamagitan ng meron lamang po kaming one entry and one exit. Mm-hmm. Yung pong lahat ng papasok sa palengke, meron pong nakabantay na market guard at kapulisan po natin. Opo. Sa pagpasok pa lang po nila sa palengke, ini-ensure po namin na sila ay nakasuot ng face mask. Opo. At yung distancing po, doon pa lang po sa entrance, sinasabihan na po namin at yung pagpasok po ay hindi po namin sabay-sabay. Isa-isa Opo. Lang po yung pagpasok. Opo. Nakapila po sila para po nakokontrol namin yung social distancing. Opo. Pagdating naman, sir, sa mga pampublikong sasakyan, sila ho ba ay wala ho ba kayong nakikita nga lumalabag sa IATF protocol yung paglalagay ng mga boundary sa loob ng sasakyan, sir? Yes po. As of now naman po, doon sa mga public utility vehicle namin, mm-hmm. meron po kaming tinatawag na inspection doon sa mga public utility vehicle sa aming mga terminal. Opo. Ganun din po sa mga dumadaan ditong mga public utility bus. Uh-huh. Na kung saan po ito po ay ini-inspect namin at sumasampa po ang ating kapulisan dito. Opo. Tinitingnan po namin kung nasusunod po yung social distancing. So far po sa mga jeep, sa mga bus, nakikita naman po namin lalo sa mga jeep, meron po silang boundary, may plastic po na nakaharang. Opo. Mm-hmm. At sa bawat pagitan ng mga pasahero, Apo. Nasusunod naman po nila yung social distancing po. Apo. Diyan sa bayan ng Victoria, sir, allowed na po ba yung single motor na may angkas o magkaangkas? Yes po. Pinahintulutan na po dito. Provided mm-hmm. lang po na merong face mask yung Apo. Pong angkas. Apo. Mm-hmm. At merong face shield. Ano po? Na Apo. Yung tong face shield naman na ito ay hindi naman po sobrang sagabal o sobrang laki. Apo. Para naman po hindi makapag create naman po ng disturbance doon po sa angkas po. Apo. At katulad po ng nasabi ko, mas tinutupad po namin dito yung helmet. Apo. Mm. Inuhuli po namin dito yung mga nakamotor na hindi po naka-helmet. Ano pong sir, pagdating po sa helmet, ang dami ho kasing klaseng helmet. Meron tayong tinatawag na standard, sub-standard helmet, at saka yung half face, at saka full face, at saka meron pang mga helmet na parang helmet po ng mga karpintero. Yes, sir. Sa national pa naman po natin, under Land Transportation Law, mm-hmm. Republic Act 4136, opo. Nananatili po yun yung pinakang head po o pinakang Bible po ng Land Transportation Law. Opo. Mm-hmm. Ang pinatutupad dito po, yun po talagang standard. Pag sinabi po natin standard, mm-hmm. kung ano po yung nakapaloob doon sa batas po na yun, opo. Yung pong takot po yung buong mukha opo. Ang kailangan. Hindi opo. Po yung half lang. Opo, hindi opo. Po ina-allow yung half lang sapagkat hindi po ito safety na sa mga motorista po opo. Natin. Kapag may nahuli po kayo, sir, na hindi la na lumabag doon sa o hindi sumunod sa tamang pagsusuot ng helmet, ano po yung mga itinitikit nyo po, sir? Panikit po ba ng yung tinatawag nating mula sa LTO or mula sa LGU, sir? Yes, sir. Dahil meron naman po kaming municipal ordinance rito regarding sa pagsusuot ng helmet. Opo.
ini-issue po namin dito yung municipal ticket po na from municipal ordinance po. Apo. Magkano po yung penalty yes, sir, na lumabag? Ayon po sa aming municipal ordinance dito, 200 to 500 pesos po yung penalty. Naku, sa panahon ngayon, sir, napakalaking bagay yung 200 to 500. Masasabi naman po natin, mas mahal po ang hindi tayo maging safety or kung tayo ay mahuhospital pag na-disgrasya kesa po yung sumunod po tayo sa panuntunan o sa umiiral po na batas. Apo, at napakagaling naman sir sa mga programa nga ginagawa ninyo dahil talagang mahigpit po ninyong ipinapatupad yung mga umiiral na batas mula sa national at maging sa mga ordinansa dyan po sa bayan ng Victoria, sir. Yes po, kung ano po yung mga pinapatupad from national hanggang dito po sa ating tinatawag natin municipal and barangay ordinances, lahat naman po yan ay tuloy-tuloy lang po na aming pinatutupad at ginagawa naman po natin ito para sa kabutihan po ng nakararami at ng hindi nang iilan lang. Alam po namin sa aming pagpapatupad, meron pong nagagalit, pero kasama na po yan sa pagbibigay ng serbisyo. Ang importante po, ang binibigyan natin ng halaga ay yung kabutihan at kapakanan po ng karamihan. Sir, kami po ay labis na nagpapasalamat sa oras na pinagkaloob po ninyo sa amin para kayo po ay akin pong makapanayam dito po sa aking programa. At sabi po ni Lagzamana Alan na kumusta daw po kayo, sir? Ay, sir, kumusta rin po kayo? Ay, mabuti naman po ako dito sa bayan ng Victoria. Trabaho lang po. At tulad po nung magkasama tayo, talagang kung ano po lang po yung dapat gawin, trabaho at trabaho lang po. Apo. And then sabi pa po ni Bonifacio Dacayana, sir, maganda hapon sir Randy at kapartner na Jude mula dito sa Barangay Central Hacienda, Luisita, Tarlac City. Yes po, magandang hapon po sir, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. At keep safe po, mag-iingat po kayo sa inyo pong mga ginagawa. At alam po naman po ay napakasipag po ng mga yan, mga kaibigan po natin. At sila po ay tumutulong din sa ating mga kapulisan at sa ating pong mga nanunungkulan. Apo. Sir, baka meron po kayong panghuling mensahe o panawagan para po sa ating mga kababayan dyan sa Victoria. Malaya po ninyong gamitin ang ating programa, sir. Yes po. Bago po ako magbigay ng uling mensahe, ay binabati ko po ang aming napakasipag at napaka-supportive na mayor, Sir Christian Teliap, at ganun din po ang aming masipag at napakabait na provincial director, si Police Colonel Renante Corpus Cabico. Sa amin pong mga kababayan dito po sa bayan ng Victoria, kung ano po yung kasalukuyang pinatutupad sapagkat sa panahon po na ngayon ay wala pa po tayo sa normal situation. Under NGCQ pa po tayo. Kung ano man po ang mga pinapatupad na patakaran at mga guidelines galing po sa national, galing sa ating provincial at galing po sa ating municipal, lahat po yan ay para sa kapakanan at kabutihan nating lahat. Sumunod lang po tayo para po tayo ay makaiwas sa anumang sakit, at sa panahon po ngayon talagang napakamahal magkasakit. Any information po na inyong gustong ipaabot sa amin, bukas po ang aming tanggapan upang ang inyong mga hinaing o anumang bibigay niyong impormasyon na makatulong para sa karamihan ay maaksyonan po namin kagad. Maraming salamat po. Maraming salamat po sir sa oras na pinagkalupo ninyo sa amin, at mabuhay po kayo, stay safe po kayo lagi sir. Maraming salamat din po Sir Jude, mabuhay din po kayo. Thank you very much po. Opo. Yan po ang tinig ni Police Major Randy Gomez, ang napakasipag po at napakatikas na acting chief of police dyan po sa Victoria Municipal Police Station sa lalawigan po ng Tarlac. Narinig naman po natin mga kapartners na napakapayapa ang bayan ng Victoria.
Although nandami ho nilang entry at saka exit point, pero napapanatili ng ating mga kapulisan dyan sa bayan ng Victoria sa pangunguna po ni Police Major Randy Gomez ang kapayapaan at kaayusan sa naturang bayan. Kaya saludo po tayo sa mga kapulisan dyan sa bayan ng Victoria, Tarlac!